Sa punto naman po ito ay makakausap natin si USEC Benito Ramos, ang Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. USEC Ramos, magandang tanghali po. Rafi, magandang tanghali at magandang tanghali sa ating mga kababayan. Opo, kumusta naman po yung sitwasyon ngayon sa Mindanao? We understand kahapon pa lang ay bahana yung ilang lugar doon at ilan na po yung bilang ng casualties doon? So far, Rafi, dalawa lang yung na-recover natin na patay doon sa Glan, Sarangani. May na-recover tayo na buhay naman, 40. Meron na tayong hindi ma-account na isa, missing. Taga maasim ito ng Sarangani, nawala dyan sa kalumpang ng General Santos City. Kaya pinaghahanap pa rin ngayon, hanggang ngayon, Rafi. Yusek, gaano ba kalawak yung apektado ng baha dyan sa Mindanao at bunso nitong masamang panahon kahapon pa? Limang probinsya ito, Rafi. Yung Bukidnon, dalawang munisipyo ang binaa dyan. Yung mismong capital town, yung Malaybalay City, at saka yung munisipyo ng Lantapan, binaha ito sa Bukidnon. Doon naman sa North Cotabato, yung mismong capital town ng Kidapawan City, doon sa bayan mismo sa city ay binaha. Dito naman sa probinsya ng Maguindanao, yung dalawang munisipyo dyan ng Sultan Kudarat. Yung malapit sa Cotabato City ito na munisipyo at saka yung Dato Montawal. Nidip ang inabot nito. Yung mga tao ay hindi pa nakapag-evacuate dahil hanggang tuhod lang. Doon naman sa Sarangani, dalawang munisipyo, yung Glan at saka yung Malapatan. Pero ang hardest hit, yung tatlong barangay dyan sa Glan, yung Morgas, Pangyan at saka yung Barangay Cross kung saan dalawa ang na-recover natin na patay. And then Sultan Kudarat province naman ito. Yung probinsya ng Sultan Kudarat, yung munisipyo ng Kalamansig at saka Libak, yan ang binabaha. Ganyan kalawak. So tatlo ito, Autonomous Region for Muslim Mindanao, Regions 10 at saka yung 12. Eh, Yusek, kung hindi ako nagkakamali, SLPA yung nagdulot nitong tuloy-tuloy na pag-ulan dyan. Naabisuhan naman ba ito mga probinsyang ito? Yes, naabisuhan na ito dahil tatlo ito eh. Yung the presence of the monsoon, yung habagat, at saka itong low pressure area na nandyan sa south of Mindanao, in between Sarangani at saka yung Manado, island ng Indonesia, umakyat na dito sa may Celebes Sea at malapit dito sa may Balabac ng Palawan. Kaya apektado itong West Philippine Sea, kaya yung may isang barko tayo dito na lumubog, yung Josel 2, na kung saan 34 ang passengers nito, 12 ang crew members, na-recover na buhay yung 22, mayroon dalawa na napatay. So 34 plus 12, 46 lahat ng mayan, 22 plus 2 na patay, 24, ibig sabihin, 22 pa ang hinahanap natin ngayon. So nandyan na yung dalawang barko, isa sa Philippine Navy, Patrol Gunboat 386, at saka yung Philippine Coast Guard SAR V 350, ang nandyan sa vicinity ng pinaglubugan. Paganawin Island, El Nido, Palawan. Pero papunta na rin na Rafi, yung aeroplano ito, fixed wing islander ng Philippine Navy, galing ito sa Western Command, AFP, sa Puerto Princesa, dahil mas malawak ang view ng piloto kaysa dalawang kapitan ng barko. Kaya meron ng daladala rin ito na pagkain, na kung halimbawa makita kung saan itong 22 na ito, ay bagsakan sila ng pagkain at additional life saver. At maabisuhan yung dalawang barko na ito, yung kapitan ng barko, kung saan sila makita. Kaya nandiyan na po, on the way na, hindi lang makalipad yung helicopter dahil hindi pwede sa mababa ang ulap. Eh, Yusek, binanggit kasi ng Coast Guard na hindi makalapit yung mga rescuers natin doon sa sinatabing 10th island kung saan nandun yung mga survivors. Anong impormasyong meron kayo? Ito nga, kaya yung nandyan sa 10th island, TENT island, kaya kasama ito sa bagsakan ng pagkain sa on-air. So ito po yung mission ng fixed-wing aircraft. Opo, yung fixed-wing aircraft. Islander ito galing sa Philippine Navy. Okay. Sige po, maraming salamat. USEC Benito Ramos, ang Executive Director ng NDRMC. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat. Good afternoon.